Ilocos. So, tignan natin kung ano yung mga sangkap para sa gagamitin natin. Una, kailangan natin yung nyog na kinayod. Mga dalawang pirasong buo. Tapos, kailangan din natin ng malagkit na rice. Meron din 1 teaspoon na salt. 1/4 na sugar. At yung unang piga natin ng nyog is ito siya. Ito yung unang iluluto natin mamaya. At ito naman yung pangalawang piga niya. At syempre, kailangan din ng dahon ng saging. Hindi yan mawawala. Start na tayo sa pagluluto. Una, syempre, open natin yung gas. Tsaka, ito yung unang piga ng nyog. Ito yung una nating lulutuin. Kaya natin siyang kumulo. Tsaka, maya-maya ulit. Tignan natin hanggang sa mag-dry siya konti. Please check natin kung kumukulo na yung niluluto natin. Okay, ito na siya. So, ganyan lang. Haluin natin. Try natin na mag-dry. Kita nyo to, yung mga... Ito yung may mga manti-mantika niya mamaya. Antayin natin hanggang mawala yung tubig. Okay, guys. Balikan natin yung niluluto natin. Ayan. Malapit na siyang magmantika. Antayin lang natin na lumabas pa yung mantika niya talaga. Ito yung gagamitin natin na parang oil na yung ano natin mamaya, yung nilagkit na rice natin para hindi na siya kumapit sa ating kuwali. Ayan. Tignan nyo guys, pwede na to pag ganitong klase na siya. Namumuumuo na. Ayan. So, ang next naman natin gagawin is lalagay natin yung sukal. Ito siya. Magilan natin dito. Ayan. Dissolve muna natin siya. Katapos, ito naman yung asin. Okay. So, halu-haluin lang. Pagkatapos niyan, ni-next naman natin yung malagkit rice. Saka yung lagay muna natin itong malagkit rice. Ito siya. Guys, nalagay-lagay lang natin. Tapos, haluin natin para yung oil na coconut na linuto natin kanina is kumapit dun sa rice natin para hindi siya kumapit dun sa kawali natin. Okay? Tsaka yung asukal at asin, yun na yung magiging lasa ng ating malagkit rice. Para sa ating nilutong patupa. Ayan, haluin lang. Katapos naman, sunod naman natin yung panluluto natin dito is yung pangalawang piga natin na nyog. Yung katas niya, yun naman yung ilalagay natin. At yun naman yung manluluto nito, malagkit rice natin. Ito siya. Lagay natin. Okay, yan naman.
antayin lang natin siyang maluto ng kahit half cook lang siya. Kasi mamaya, iluluto na naman natin siya ulit. Okay? So, antayin lang natin. Takpan muna. Okay? And wait natin mamaya. Okay, guys. Balikin natin yung niluluto nating katupan. Okay? So, ito na siya. Yung sinaing natin kanina, yan, halu-haluin natin hanggang sa makita nyo na ganito niya yung texture niya. Haluin lang guys para hindi siya dumikit sa kawali natin. Huwag nyo lang hayaang masunog. Pag nakita nyo okay na sa ganito texture, pwede na siyang ipalot. So, transfer muna natin yung lagayan. Okay na. So, pwede na natin siyang ibalot gamit ang dahon ng saging. Nga pala, ininit natin itong dahon ng saging para naman hindi siya madaling mapunit. Okay, so simulan na natin yung pagbabalot. Okay guys, simulan na natin magbalot ng tinupan. So, ganito lang kasimple. Fold lang natin ang ganito. Ayan. Ikot lang. Ganyan lang guys. So, dapat wala kayong makikitang butas dito sa loob. Maglagay lang tayo ng tama, yung sakto lang na pwedeng kasyahin ng daon natin. So, ganyan. Gagamit ako nito para naman lahat ma-feel hanggang sa loob. Maganda din guys pag ano, kasi ito, bagong transfer pa lang natin, kakaluto pa lang natin ng ano, ang malagkit, medyo mainit-init pa siya. Kung gusto nyo naman, pwede nyong palamigin konti. Ayan. Dapat, yung malagkit na minuto natin, makaabot hanggang dito sa dulo niya. Ayan, ganyan. Ito lang guys, kasimple. Babalot lang natin siya lahat ng ganito. Okay? Ayan. Ginimuto mo lang siya. Fold lang natin. Fold lang. Ganito. Wait lang. Sobra guys, bawasan natin konti para naman ma-fold natin siya ng gusto. Okay? And ganito lang. Simple lang. Fold lang natin ng ganyan. Dito sa side. Tapos dito ulit sa side. Tapos ganito na. And okay na tayo dyan. So ganito lahat yung gagawin natin. Pagkatapos natin ito, tapos saka natin siya iluluto ulit. Okay? Ito na yung tapos natin na nirap na patupa. So, iluluto natin ulit siya. Parang steam lang yan, pakukuluan. Yan, siguro mga 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minutes, saka natin tignan ulit kung okay na siya. Ganyan lang guys. Okay, yan. Lagyan natin siya ng tubig. Huwag lang po natin basahin ha, yung sa ano niya. Dapat yung
level ng tubig hanggang konti lang. Tapos low fire lang natin siya habang niluluto. Same lang yan guys. So, tara na. Cook na tayo. Guys, ito na yung luto natin. Katupad. Yan. So, katapos lang yung maluto. So, ito na yung sample natin. Ayan. Guys, malagkit na malagkit siya. So, ito na siya. Ito na siya, guys. Ayan. Ito na ang ating merienda, ang patupad. So, yan. Ganyan lang kasimple, guys. Magluto na ang ating merienda, ang patupad. So, next time ulit.